Good morning mga kabayan, this is Marty Torsendi again na nandito sa Poland at nagtatrabaho bilang isang factory worker at nagpa-part-time din sa mga bahay-bahay, clinic at iba pa. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung magkano ba talaga ang nasasahod ko sa isang buwan dito sa Poland. O magkano ba talaga ang mga rate dito o rate bilang isang trabahante dito sa Poland. 2018 ng September, dumating ako dito at ang per hour noon ay nasa 10 lang mahigit. Marami akong mga kasabayan dati, pero hindi sila umabot ng isang buwan, tatlong buwan, o anim na buwan. Meron din namang iba-iba, pero kalamitan talaga sa kanila umalis papuntang Spain, papuntang Portugal, papuntang Italy at France. Kasi nga, that time, medyo mas malaki pala talaga ang sahod doon. So, kaya ako, bilang isang walang pera, nag-ipon-ipon muna. At naglaglaon, ay nanatili na lang dito sa Poland. So, magkano ba talaga ang nasasahod ko dito sa Poland o sa mga factory natin? Iba-iba po yan. Noong 2023, dalawang beses nag-increase ang sahod ang Poland. Pero lumaki din ang mga presyo ng mga pagkain, bigas, itlog, gatas at iba-iba pa. Ngayong 2024 naman, nag-increase na naman silang. Pero ang maganda, hindi nag-increase ang mga bilihin. At maganda rin ang rate ng pera. Ang maganda pa dito, sa July na naman, i-increase na naman ulit. Kaya ito ang magandang balita para sa aming mga Pilipino. Marami ding mga skilled worker dito. Yung iba, mekaniko, nasa airport. Yung iba naman, bus driver. Yung iba naman ay mga welder. Malaki po ang sahod nila. Mas mataas po kaysa katulad namin nasa factory. Aabot ba talaga ng 70 to 80,000 ang sahod mo dito sa Poland? Marami kasing agency na nagsasabi na ganito yung sahod, ganito ganyan. So ngayon, kukumputin po natin kung magkano ba talaga ang sasahod bilang isang factory worker dito sa Poland. Marami akong kaibigan, kakilala na nasa ibang agency, yung rate nila ay nasa 24. Kaso, wala silang wifi, wala silang transportation, wala silang accommodation. Kumbaga sila ang nagbabayad. Sa amin naman, meron kaming free accommodation, wifi at transportation, pero 20 lang ang per hour namin. Parang parehas lang din. Ngayong January, meron sana tayong 23 days kung wala pa sanang holiday. Kaso meron na lang tayong 21 days. 12 na oras ako nagtatrabaho everyday. So ganito po yung computation natin. Kung i-compute ko po sa 23 days na buong isang buwan ng January, ay meron po akong 23 days times 12 equals 276. Itatayos mo yan sa 20 per hour. Kaya meron akong 5,520 kung 23 days po yan. At yan po, kung itatimes mo yan sa rate ng ng padala, ay meron po tayong 77,280. Pero sa ngayon po, sa January ko, ay meron lang akong 21 days, kaya meron lang po akong 252 hours times 20, kaya meron po akong 540. Kung itatimes ko po yun, meron akong 70,560. Pero naman po, meron kasi ibang Pilipino na may nagtatrabaho ng Saturday. Merong dalawang beses sa isang buwan o merong apat na beses sa isang buwan. Kaya medyo makukuha talaga yung 80,000 pataas pa pag meron kang Saturday. Take note po ha. Hindi po bayad ang absent dito. Malibang na lang kung direct ka na may orlop, babayaran nila. Pero katulad namin,
Hindi kami po bayad. Yung 21 days ko po na 252 na oras, 5,040 na swoti, fix na po yun. Yun na po yung sahod ko. Wala na yung, hindi na yun, wala na pong kartas ng wifi, wala na pong kartas ng accommodation o transportation. Yun na po yun. Yun na po yung matatanggap ko for the whole month ng ng January, ang 70,560. At aabot din naman po ako ng 80 o higit pa kapag meron akong part-time. Kasi nga, ang part-time ko po ay 50 swoti per hour. Unlimited po yan. Depende po yan sa akin. Gaya nito, nung last Thursday, nag-message sa akin si Doc na kung pwede ba daw ay pumunta ako sa bahay niya sa Biyernes ng gabi kasi aalis daw siya. Pero sinabi ko po na nagtatrabaho ako sa gabi. O umaga na ang Sabado lang ako makakapunta dyan at okay naman siya. Babalik daw siya sa Linggo ng gabi kaya hanggang Linggo pa po ako dito. Maganda lang po kasi dito, unlimited ang pagkain at 50 swote per hour po ako. Kaya ayan, naglinis-linis muna ako dito at mga panggawain pang bahay. Ayan na, tapos na ako magplansa at magtatapon ako ng basura. Marami kasing mga karton at iba pang mga basura na aking itatapon para maging malinis na ang bahay. Medyo nasa 7th floor kasi ako, medyo malayo-layo. Pero hindi naman ang naglalakad, may elevator din naman. Kaya, makikita nyo pa si Minkay dyan. Yan yung alaga kong pusa, ang pinakamaganda kong pusa. At ayan na nga, bumalik na ako. Maraming pong salamat sa nanonood. Sana po i-share, like, and follow nyo po ako. Maraming salamat! Bye-bye!